Hi guys, gagawa naman ako ng sintervering guys, ginagamit ito sa EOSOL, nilalagay ito doon sa propeller, sa ilalim sa sakyan, ito yung nagsalo, nilalagay yung propeller dito, yun ang ikot. So guys, yung gagamitin kong material is guys, gulong na naman to guys. Spikes sa gulong guys. So guys, umpisahan ko na guys. Pagmasdan nyo guys kung paano ko ito gagawin. Gamit na mga cutter ko. Ito yung kutsilyo pang hiwa. Tingnan nyo maigi guys ha. Umpisahan ko na guys. Sukatin mo natin guys. Ayan guys, nabagitan ko na. Tsaka natin putulin sa pamagitan ng cutter. Medyo matagal to guys. Dahan-dahan lang guys kasi masyadong matigas. Mahirap na baka tumagos yung kada sa tiyan ko. Isali na natin yung paa. Guys, hindi natin mahaba. Yan. Hasahin natin. Bilis. Guys, putol na. Ngayon guys, pantay na naman natin ulit guys. Kasi hindi pantay guys oh. Ingat tayo guys sa paghiwa guys kasi baka madali yung kamay natin. Yan guys, pantay na. Ngayon guys, gagamit tayo ng ball pin. Dito lang pala yung ball pin ko. Guguhita natin. Thank you.
Okay guys, nagreta na. Pantayin na. Pantayin. Wow! Matigas. Mano-mano iwa to guys, mano-mano. Kailangan tiyaga lang to guys, kasi pag wala kang tiyaga, hindi ka magagawa nito. Sacrifice ka ng tiyaga nito guys. Pag wala kang tiyaga, hindi ka magagawa. So kailangan tiyagaan talaga to. Gamit ako ng screw. Kasi matigas, naiipit siya. Ayan, medyo alak kita guys. Guys, pantay na siya guys. Tingnan natin guys kung tama ang sukat. Okay na guys. Punasan natin guys para dumaan yung bulpin natin guys. Ito guys, may pattern ako guys, sukat nito. Ito yung ginagawa kong pattern dito guys. Guguhitan ko na to guys ha. Yan guys, guhita na. Pormahin na natin guys. Tingnan nyo maigi guys kung paano ko ito gagawin guys. Thank you.
Yan guys, malapit na mapurma. So guys, kurma na siya guys. Ngayon guys, tatanggalin na naman itong bilog sa gitna guys. Gaya nito, bubutasan natin sa pamamagitan ng cutter. Medyo mahirap po guys, pero kailangan lang tsaga guys. Lagyan natin ng sabon pampadulas. Kabiling side na naman guys. Yan guys.
Bukas na guys. Sa guys, oh. Tapos ito guys, linisin pa natin yung ilalim. Tulad nito guys, yung ilalim, malinis yung ilalim. Kasi dito nilalagay yung bearing niya. Kailangan malinis pagka gawa nito kasi pag lubak-lubak siya, aalog-alog yung bearing niya, magbabayrit yung propeller niya. Tingnan nyo may guys yung paano ko to gagawin. Gagamit ako ng cutter na mahaba. Igaguide ko dito sa ginuhitan ko. Kailangan hindi ka nung malalim pagpatusot ng kutsilyo kasi baka tumagos kabila. Pakjab ang trabaho natin, kailangan tamang-tama lang. Tapos guys, gamit tayo ng maiksin at cutter. Tira natin sa ilalim. Tingnan nyo may guys kung paano kong ginawang ilalim. Yan guys, tatanggal ang ilalim. Kailangan linisin natin maigi. Pantay natin maigi ito para hindi magbabayabit yung propeller na talagyan ito. Gamit naman ko ng mabahaba na
na-cutter para sungkit ko sa ilalim. Patay, sablay. Sumablay tayo konti, guys. Pero okay lang, guys, kasi nadala na. Matanggal na siya, guys. Gagamit ako, guys, ng baluktot na cutter para dito sa ilalim pamantay. Konti lang, guys. Ano yan, guys, malinis ng loob. Hindi yata ko kita. Huli na to siya patunga ng propeller, guys. Lagyan ng bearing. Ngayon, ang susunod natin, guys, lagyan natin siya ng butas para sa pang-vibrate niya na maglalaro siya. Gamit ako ng Panzer na 716. Tsaka maso.
Naligo na ako ng pawis, guys, kasi mahirap, guys. Mahirap siya gawin. Yan, guys. Butasan ko na to, guys. Oh my goodness. Napukpuk pa yung kamay ko, guys. Where's the place? Ito yung place ko, guys. Yan, guys, butasan ko na. Pagkatapos, guys, itong side dito, guys. Yung side dito, guys, tanggalin na naman natin ito, guys. Gagamit ako ng ball pin, guys. Gumawa ko nito, guys, kasi ito yung kahit ko, guys. Papasok lang dito, guys. So, tingnan mo ito na kausuli, guys. Dito kaya papasok. Pagkatapos, guguhitan ko. Thank you.
Gamit naman ako ng cutter, guys. Tingnan nyo, may guys. Tanda lang tayo, guys, kasi mahirap na, guys, pagka madali yung kamay natin. Ngayon, guys, gagamit naman ako ng kutsilyong manipis. Titirahin ko naman ito dito, guys. Yan, guys. Tatanggalin natin ito, guys.
Ayan guys, ang design ko yung sa center bearing. Ganito yung design ko. Kasi, yung original guys, hindi ko magaya kasi gawa to sa makina. Kaya ang ginawa ko, ganito na lang. Finished product po guys. Ngayon guys, lalagyan muna ng lock sa ilalim para yung bearing hindi lalabas. Kasi ito guys, may lock dito. Hindi makita guys. Kasi, ayan, yan yung lock ko. Okay guys, tapos ta. Pwede na to ibinta. Paki-surprise guys ang aking YouTube. Papaalam na ko guys.